Come on, come on, come on, come on, come on, come on, hello mga katuglovers, lalo na po sa ating mga ka-newbie. Ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. Salamat sa patuloy niyong panonood sa ating channel sa Pet Vlog Unlimited. Okay, so ngayon ay ating i-discuss mga katuglovers ang tungkol sa kung paano natin pangangalagaan at iingatan ng ating mga Belgian Malinois puppies, kasi masyado na pong nakaka-alarma ang mga cases ng mga pagkakasakit ng mga puppy. Kung ating makikita sa mga malalaking grupo ng Belgian Malinois at iba pang mga purebred dog, kahit po hindi mga purebred, ay laganap yung pagkakaroon ng mga pagkakasakit, lalo na po yung parvovirus. So masyado na itong nakakaalarma. Ano ba yung makatutulong sa atin upang maipagsanggalang, maingatan ang ating mga puppy, lalo po na sa ganito mga edad, na kung saan vulnerable po sila sa mga sakit. Okay, so yan ang ating i-discuss ngayon, lalong-lalo na po para sa ating mga ka-newbie, kasi ang ating pong channel ay naka-design para sa mga baguhan pa lang sa nag-aalaga na gustong kumuha ng mga impormasyon ng mga na makakatulong sa bawat isa sa atin kung paano natin maiingatan at mapapalaki ng ayos ang ating mga Belgian Malinois puppy o kahit ano pang ibang mga breed ng aso para sa ating mga dog lovers. Okay, so ang unang-una po nating dapat tiyakin mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, kapag tayo kumuha ng puppy ay yung kanilang deworming, no po? Dapat na updated ang kanilang deworming. Kasi marahil ito ay tinatanong, no? At na-discuss na din sa ating nakaraang mga video, yung pong ating mga puppy, kahit hindi yan lumalabas, kahit nilalagay natin sa baba, mahalaga na sa pagdating nila ng 2 weeks old ay ma-deworm sila, kasi pwede nga po silang makakuha ng parasite o mga worm sa kanilang mother dog, eh mama dog, sa pamamagitan ng breastfeeding. Lalo na kung hindi na deworm yung dam o yung mother dog bago ito i-bred o i-mate. So, ang pag-deworm sa kanila pag sa edad na 2 weeks old ay tutulong para may pagsanggal lang sila, no po, mula sa ganong mga parasite. Alam nyo, delikado rin po yung mga worm, mga iba't ibang klase ng worm. Kung minsan ang mga puppy ay nagda-diarrhea, ang kanilang stool o yung kanilang pupo ay mayroong blood stain, may dugo. So, akala ng ilan ay ito ay parvo na. So, kung minsan ang cost po nun ay worm, mga bulate. Minsan ay kahit pinapakain nila, hindi daw tumataba ang mga puppy. Kasi nga meron pala silang bulate. So, 2 weeks old, i-deworm po sila. Malaga po yan. Pagkatapos ng after 2 weeks, i-deworm na naman sila. Every 2 weeks po yon, no? Para sa ating mga ka-newbie na palagi nagtatanong, kailan ba tayo dapat mag-deworm. Simula po 2 weeks old at every 2 weeks, tuloy-tuloy po natin silang i-deworm. Bago yung 5-in-1. So, at pangalawa na nga po yon sa ating i-discuss, yung tinatawag nating complete vaccination o shot ng 5-in-1. Ngayon, bakit mahalaga na kompleto po yung tatlong series ng shot ng ating 5-in-1? Gusto nating i-discuss sa video na ito, no po? Para po lang sa kaalaman ng ating mga newbie, mga dog lovers, yung pong 5-in-1 shot, ano po, ito po ay live bacteria, ano po, yung binibigay na shot na 5-in-1 sa ating mga dog, mga puppy, yung po ay live bacteria. Ngayon, ang atin pong mga puppy ay vulnerable sa mga viruses at iba pang pagkakasakit dun po sa time na nawawala na yung tinatawag na antibodies, no po, na nakukuha nila mula kay mother dog sa pamamagitan ng breastfeeding. At yun isa mga edad na mga 6 weeks old. O, kasi kapag bagong panganak po sila, magbe-breastfeed sila, yung colostrum, kay mother dog, kay mama dog, nakakakuha po sila doon ng antibodies. At yun na nagiging protection ng ating mga puppies laban sa mga sakit. Kaya kung napapansin nyo, ang mga puppy na nagbe-breastfeed ay malakas din po ang kanilang depensa laban sa sakit. Pero pagdating po ng mga 6 weeks old, unti-unti na nawawala yon. So, vulnerable na po sila doon sa tinatawag na iba't ibang sakit. Pwede na silang makapitan. Kaya doon po sa time na yun, sila binabaksin ng 5-in-1. At sapat yun upang may pagsanggalang sila. Ngayon, bakit kailangan na may pangalawa at may pangatlo pang 5-in-1? So, ganito po yun. Doon po sa time na yon ng 6 weeks old, no po, ng ating mga puppies, kapag sila ay binaksin natin ng 5-in-1 sa vet, pinabaksinan, may posibilidad po mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, na nandun pa yung presence ng antibodies na nakuha ng ating puppy mula kay mother dog sa breastfeeding.
Mayroon pa yon. Posible na mayroon pa siyang antibodies. Ang mangyayari po niyan, kapag binaksin siya ng 5-in-1, mga live bacteria po yon, na siyang lumalaban din sa parvovirus, at nandun pa yung presence ng antibodies mula kay mother dog, posible po na salakayin o atakehin ng antibodies mula kay mother dog yung bacteria mula sa 5-in-1. So, sa madaling sabi, dahil malalakas po yung antibodies ng ating mga puppies, pwedeng mawala ng bisa yung 5-in-1 dahil sa ganong sitwasyon. At normal po yun na reaksyon ng katawan kahit po sa tao. Pag may mga foreign matters o objects na pumasok sa ating katawan, sasalakayin po yun ang ating antibodies upang protektahan ang immunity ng katawan. Ganon din po sa mga puppies. So, ang mangyayari niyan, dahil walang siyang efekto, upang matiyak na tumalab po yung 5-in-1, iseset uli yan after 2 weeks, pababakunahan po uli yan ng 5-in-1. So, that time, posible na wala na yung presence ng antibodies mula sa kay mother dog. Pero hindi pa rin sure, no po, posibleng meron pa rin yon sa ganong panahon. So, upang matiyak, bibigyan natin siya, ibuboost pa yan, yung booster. Pangatlo, after 2 weeks na naman, bibigyan na naman po siya ng 5-in-1. Kaya mahalaga po yung tatlong series na yan para sigurado na manatili yung antibodies o yung bacteria, yung 5-in-1 na panlaban po sa mga viruses kagaya ng parvovirus. Ngayon, baka sabihin po natin na bakit hindi paturukan na lang o bigyan na lang ng shot ng 5-in-1 pagkatapos nang sila ay 2 months old na para sigurado na o 2.5 months para siguradong wala na yung antibodies galing kay mother dog. Pwede naman po yon. Pero ang problema lang, paano kung dun sa panahon ng 1.5 months sila o nung mga 2 months dun sila tamaan ng virus ng parvo, so wala silang depensa. Kaya ginagawa po natin pagkadating ng 6 weeks old, binibigyan na siya para kahit paano may depensa siya laban sa mga viruses kahit hindi pa ito tiyak na ma-absorb ng kanyang katawan. So ganun po yun, ano, mga ka-dog lovers. Kaya nga yung nag-iingat din po tayo na tayo mag-vaccine ng 5-in-1 sa ating mga puppy. Meron po kasing ganun mga breeder ang ginagawa, no? At kumukuha sila sa malayong lugar. Halimbawa, ang iba pumupunta pa ng Cartimar o saan mura, doon sila bibili ng 5-in-1 shot. Pero ang problema po dyan yung mishandling. Kasi nga yung pong 5-in-1, live bacteria yan, kapag hindi ito nailagay sa tamang temperature, sa malamig, pwedeng mamatay yung bacteria. At ang mangyayari na, yung pong ibabaksin sa ating mga puppy, ay wala nang epekto. Wala na, patay na yung mga live bacteria na kailangan na siyang lumalaban sa parvovirus. So, yun ang dahilan kung minsan, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie na sinasabi ng iba na bakit yung kanilang puppy ay mayroon namang bakuna ng 5-in-1 pero na parvo pa rin. Posibleng yun po ang dahilan, mishandling, hindi proper na pagbibigay ng 5-in-1 shot. So, mas maganda, hayaan po natin ang mga vet ang gumawa nun para sa ating mga puppy. Ano po? So, yun ang una po, kailangan updated deworming. Pangalawa, kailangan complete yung series ng vaccine ng 5-in-1. Mahalaga po yan lalo ngayon. Sobrang dami na ang namamatay ng mga puppy dahil sa parvovirus. So, kailangan protektado sila. Ngayon, ito pa yung isang tip na gusto nating ibigay sa ating mga ka-dog lovers, mga ka-newbie. Ano po? Kapag mayroon na po silang shot ng 5-in-1, hindi po dapat tayo magkumpiyansa na dahil may shot na sila, dadalhin na natin sila sa labas, sa haya natin gumalagala sa mga lugar na kung saan maraming aso, kung saan maraming mga dumi ng ibang aso, mga ihi, at hahayaan natin silang makihalabilo. Huwag po, lalo na yung mga purebred dog, kahit pa sila ay may baksina, dapat ingatan pa rin natin sila hanggang sila po ay mag-young adult at meron na silang malakas na immunity upang lumaban sa sakit. Saka natin lang sila expose sa ganung lugar. Pwede naman natin silang ilabas, pero maging maingat tayo. Piliin natin yung lugar na tiyakin natin na malinis, na wala, na malayo mula doon sa mga dumi, mula sa ibang aso na posibleng may mga sakit. Lalong-lalo na po mga kanyobi sa panahon ng tag-ulan, no? Ingatan natin silang ilalabas. Okay, so pangatlo, ayun pong tinatawag nating good nutrition. Upang matagumpay yung ating pagpapalaki sa ating mga puppy at hindi sila maging sakitin, at hindi tayo magka-problema, mahalaga po yung good nutrition. Dahil kapag sapat po yung na-absorb ng ating mga puppy na protein mula sa mga mahuhusay na dog food, mga premium dog food, ito rin po ay nagbo-boost ng immunity nila. Kung minsan, yung kakulangan ng nutrition at bumagsak po ang kanilang immune system, nagiging dahilan din po yung ng pagkakasakit kahit hindi mga parvo. At ang simpleng pagkakasakit po ng ating mga puppy, kahit mga simpleng diarrhea lang, kung mahina yung nutrition ng ating dog, mababa yung kanyang immunity dahil kulang siya sa nutrition, pwedeng maging dahilan yun ng
pagkamatay din ng papi. Kasi magsusunod-sunod na yung infection. Kasi nga mahina ang kanyang depensa laban sa sakit. So mahalaga po yun. Kahit may bakuna, kailangan ng husay na nutrition. Pipili po tayo ng mga dog food or kung mag-raw feeding po tayo, tiyakin natin na mamimit yung kinakailangang protein ng ating mga dog. Okay. So, ang pang-apat po, yung tinatawag na proper hygiene. Kailangan laging malinis yung lugar kung saan doon nag-i-stay yung ating mga papi. Sa loob ng ating bakuran, sa loob ng ating bahay, okay naman yan. Pero kapag nilalabas natin, dapat din po tayong mag-iingat. Ngayon, sabihin natin, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, na mayroong mga sitwasyon na hindi naman nilalabas yung papi, pero nagkakaroon pa rin ng sakit, nagkakaroon pa rin ng parvo o iba pang mga viruses. Totoo yan kasi ang parvovirus po ay napakadaling makahawa at napakatagal ng buhay niyan, ng mga virus ng parvo. Kaya po nila makasurvive sa iba't ibang mga temperature, kahit sa tag-ulan, nabubuhay sila sa tag-araw. At pwede pong manatili yan sa ating kennel, sa lugar natin ng mga 6-8 buwan hanggang 1 taon. Napakatagal pong mawala at mahirap alisin yung mga virus ng parvo once na nagkaroon na sa ating kennel. So, anong ating magagawa? Okay, yun nga pong proper hygiene ay malaking tulong para may pagsanggal ang ating mga puppies mula sa nakamamatay na parvovirus na yan at iba pang mga infection. Halimbawa, hindi naman natin inilalabas ang ating mga papi, pero hinahayaan po natin gumala, kagaya dito sa lugar nito, na kung saan nagpa-park tayo ng sasakyan. Meron tayong mga tsinelas o mga sapatos na galing sa labas. So kung hahayaan po natin dito yung ating mga papi na gumala, pwedeng ma-acquired po nila yung virus mula sa mga gulong ng sasakyan natin, mula sa ating mga tsinelas, at mula sa mga sapatos. Kasi naglakad tayo o galing tayo sa labas kung saan posible na makakuha tayo ng ganung mga virus mula sa mga stool, no, sa mga dumi ng ibang aso. Lalo na kung maraming aso po sa labas, yung mga Philippine aso natin ay malalakas ang mga immunity niyan. Pwede silang maging carrier ng parvo kahit minsan hindi sila tinatamaan, wala silang sintomas. So ingatan po natin 'yon. Kung tayo ay lalabas, galing tayo sa labas, huwag tayong didiretso sa ating kennel, sa lugar kung nasaan ang ating mga papi. Hugasan natin ating mga tsinelas, ang mga gulong ng sasakyan, at anumang pwedeng maging sanhi ng kontak. Gumamit po tayo ng mga disinfectant, no, sa ating kennel, sa kulungan, sa cage, sa crate ng mga dog. Regular itong linisin, lalo na po sa panahon ng tag-ulan. Nung pumasok yung tag-ulan, sobrang dami po tayong nakita sa mga post, sa FB, sa mga malalaking grupo ng mga Belgian Malinois, at iba pang mga breed na ang kanilang aso ay na parvovirus. May isa nga po, 12 liters, 12 puppies, araw-araw ay may isa na patay na nakikita yung may-ari, no? Nakalulungkot na malalaki na 2 months old na yung mga puppies. Subalit namatay pa rin dahil sa parvo. Isa-isa silang naubos. So, ganun, ano, mga ka-dog lovers, tiyakin natin. Kung tayo po ay kukuha ng puppy, sabihin natin, 2 months na nakuha natin. Hindi tayo nag-breed. Kagaya nito, ako po ang nag-breed. Kaya makakatiyak ako na ibigay ko yung updated deworming. Ibigyan ko sila ng complete 5-in-1. Pero kung sakali bumili po tayo ng puppy, tiyakin po natin na makita yung medical records nila. Halimbawa, 2 months na. Kausapin natin yung breeder kung na-update pa ang galilang deworming. At kung hindi, tayo po ang magsagawa. Tayo. Kung hindi tayo tiyak, mga dog lovers, sabi natin hindi tayo tiyak, walang medical records, sinabi lang na mayroong vaccine, pero hindi tayo tiyak. Pwede po natin ulitin yun, no? Dalhin natin sa vet, bigyan natin ng shot ng 5-in-1, na tayo na lang mag-sacrifice kahit lugi tayo, no? O, sabi, dahil hindi ito na-shot ng breeder, hindi nabigyan ng 5-in-1, tayo na lang magbigay upang sa gayon may protection po ang puppy. Kahit 2 months na po ang puppy, pwede pang ulitin yung shot ng 5-in-1, yung tatlong series. At pagkatapos po ng tatlong shot na iyon, bali yearly, magkakaroon pa rin siya ng 5-in-1 bilang booster o protection para sa ating mga puppy. So, ayun, ano? Kung atin pong i-recap, una, na dapat po natin gawin, kailang updated yung kanilang deworming. Pangalawa, kumpleto, no? Yung 5-in-1, huwag isa lang. Huwag dalawa lang, tatlo hanggat maaari, at meron pang yearly. At ang pangatlo, good nutrition. Dapat na kahit mayroon na deworm na sila, at meron silang 5-in-1, huwag nating itigil yung pagbibigay ng proper nutrition para sa ating mga dog, dahil ito po ay tutulong din upang tumaas, lumakas ang kanilang immune system. At ang pang-apat, yung proper hygiene, dapat laging malinis ang ating kennel, yung lugar kung nasaan doon ang mga puppy natin, hindi ito dapat basa, lagi itong dry. At iwasan natin, no, na ma-expose sila sa mga lugar na kung saan maraming ibang mga aso o hindi malinis mula sa iba't ibang mga hayop.
At kung tayo ay lumalabas lagi araw-araw, nagaling tayo sa ibang lugar, tiyakin natin na bago tayo lumapit lalo po sa ganito mga papi, bago tayo lumapit sa kanila, bago natin sila sikasuin, dapat malinis yung ating chinelas, yung sapatos, na-disinfect na po natin upang sa gayon matiyak natin na hindi tayo makapagdadala ng sakit na maraming kamatay o magdulot ng pinsala sa ating mga papi. So sana nakatulong po ang ilang mong kahayan na na-discuss po natin ngayon kasi masyadong alarming nga yung mga nangyayari ngayon. Napakaraming namamatay ng mga papi dahil sa parvovirus, distemper at iba pang mga klase ng sakit na pangkaraniwan sa mga ganitong mga papi. So yung mga points, mga suggest na atin pong binigay ay malaki pong tulong no, sa akin din pong experience sa ngayon naman po. Hindi pa ako nagkakaroon naman ng mga kaso sa aking kennel. Dahil sa una pa lang, ganun ang aking ginagawa. Talagang iniingatan ko kung mga papi ko, kung marami talaga mga sakit, ipinapasok ko sila sa loob ng bahay. Kung minsan, napagtagulan, hindi ko sila hinahayaan na babasa sa labas upang sa ganun ipagsanggalan sila. Okay, maraming salamat sa inyong panonood, mga kadoglovers, mga ka-newbie, at asahan ko nyo sa mga susunod. Mag-upload pa tayo ng mga videos na tutulong sa mga newbie, sa atin po ng mga nagbe-breed ng dog, kung paano natin sila maiingatan, at ilang mga training, mga tips kung paano sila tuturuan. Gagamitin po natin ang mga papping ito. Salamat sa inyong panonood at palagi po tayong mag-ingat sa ating panahon ngayon. Thank you for watching. Guys, bye-bye.